Let me share you my experience kung paano ko napag-umpisahan ang maging vlogger, paano ko nakilala ang YouTube, paano ako natutong mag-vlog kahit na wala talaga akong alam simula sa paano mag-subscribe, paano mag-like, paano mag-comment. Hindi ko talaga alam yun, guys. As in, nanonood ako sa YouTube, tapos ano lang, nanonood lang ako, hindi ko alam yung magla-like-like, ganun. Wala akong pinipindot, as in literal talaga, guys, na wala akong alam na nag-start ako sa YouTube. So, hindi ko in-expect talaga na dadating ako sa point na ganito, na mamomonetize din ako, na maging certified vlogger, tsaka kikita kahit papano. So, gusto ko rin po, guys, na mag-share sa inyo ng mga naging experience ko para sa mga baguhan, sa mga bago lang sa YouTube, na katulad ko, na nag-start. Alam ko, marami pa din mga magustong maging vlogger na tulad ko rin na wala talagang idea kung paano mag-start. So, yun nga, guys, ako, nag-start talaga ako nung last year po ako nag-start, 2019. Ilalagay ko na lang dito sa caption mamaya kasi nakalimutan ko na. Basta 2019. I-ano ko na lang dito sa screen, guys, kung kailan ako nag-start. Tapos, so may nakita ako, guys, na isang video and ang caption niya is paano kumita sa YouTube. So nagkaroon ako ng curiosity about paano kumita sa YouTube. Das hanggang sa nag-start akong mag-search, guys. Kasi, since wala akong mapagtanungan dito, nag-search ako sa YouTube din kung paano kumita sa YouTube. Kaya lahat ng tanong, guys, kung kayo baguhan pa lang, since ako hindi ako expert sa pag-i-explain kung paano mag-start talaga ng YouTube channel, ganito, ganyan. Lahat ng papasok sa isip nyo, guys, best tips na may papayo kayo ko sa inyo is search kayo, guys. It's either sa Google or sa YouTube. Kasi lahat ng tanong nyo, makikita nyo at malalaman nyo yan sa YouTube lang din. Kasi nag-start din ako, guys, sa panonood ng video. Sa YouTube ko din nakilala ang mga vlogger, paano mag-vlog. Sa YouTube ko lang talaga natutunan lahat. So, kung mayroon kayong mga gustong itanong sa sarili nyo, guys, i-search nyo yan siya sa YouTube. Mabilis lang naman kasi nasa dulo na lang ng daliri natin ngayon, guys, lahat ng mga katanungan natin. So, mas easy na ngayon makahanap ng mga information. Pero wag din kayo magre-rely, guys, ha, sa isa lang na information. Kailangan mag-search ka kayo ng marami kasi yun po ang ginawa ko. So, yun nga, nakapag-start ako ng YouTube channel ko. Nakalagay doon paano magawa ng YouTube channel, paano gumawa ng account. So, ginaya ko rin siya, guys. Tinry ko rin po siya in-apply sa sarili ko kasi hindi ko rin alam na kailangan palang maggawa ng email. So, ang ginawa ko, nag-research na naman ako kung paano gumawa ng Gmail, kung paano gumawa ng YouTube account. So, ayun. Ginaya ko siya, guys. Then, yun nga, nakagawa ako ng YouTube account ko, nakagawa ako ng Gmail account ko. Then, hindi pa ako agad nag-start nun, guys, mag-upload ng video kasi hindi ko rin alam kung paano i-upload yung video ko. So, ngayon, nag-search na naman ako kung paano ba i-upload yung mga video ko doon sa YouTube. Kasi, as in, wala talaga akong alam, guys, kung paano kalikutin ang cellphone. And, eto, nag-iisa na lang talaga tong cellphone ko ngayon talaga. Nag-iisa na lang itong ginagamit ko, itong ginagamit ko sa pag-video. Ito na lang lahat talaga sa pag-search, pag-i-edit, pag-video, lahat na nandito na. Then, yun nga, inaral ko din, guys, kung paano nga ba mag-start, paano mag-upload. Tapos, may mga nakikita akong tutorial, so sinisikap ko siyang gayahin hanggang sa may mga nagpa-pop up na naman sa akin ng mga video na paano nga ba maging vlogger, ganyan. So, tinitingnan, pinapanood ko na naman siya, guys. Then, nagkaroon ako ng mga idea. Sabi ko, ah, ganun pala. Tapos, hanggang sa nagbasa-basa na ako ng mga YouTube policies, ganun. Tapos, ang dami pang nagpop-up sa akin ng mga information sa mga about sa pagbablog. So, nagkaroon ako na, guys, ng mga idea paano ako mag-start. So, nung natutunga ako, nag-upload-upload na nga ako ng mga video. Ano, libangan ko lang talaga siya nung time na yun, guys. As in, parang in-enjoy-enjoy ko lang yung sarili ko. Kasi wala pa akong idea sa mga kung ano-ano yung mga bawal at hindi. Kaya parang go lang ako, parang kung ano lang yung ma-upload ko, sige, upload lang ako ng upload. Tapos parang inasabi ko, parang kailangan ko yatang mag-research pa about sa kung ano-ano pong mga dapat kong malaman. So nag-research na naman ako, guys, kung ano yung mga requirements para kumita sa YouTube. Mga ideas lang talaga to, no, kung paano ako nakapag-start. And yun nga, nung nakapag-start na ako mag-upload ng video, guys, nag-isip na naman ako, sabi ko, after mag-upload ng video, after magawa ng account at Gmail, ano naman yung susunod na step? So, ayun, nag-search na naman ako sa YouTube, so meron na naman ako nakitang video kung paano, ganito, ganyan. Then, hanggang sa nalaman ko yung mga about sa copyright na yan, kung paano mag-upload, na kung paano dumami yung subscribers,
kung paano ma-reach yung 4,000 watch hours, ano yung 4,000 watch hours, ano yung 1,000 subscribers. So, doon na pumasok na naman sa isip ko, so may requirements pala. Merong kailangan mong maka-reach ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, which is yung mga, yung total, yung kabuuan ng oras na mapapanood ng mga tao sa video mo. And yung 1,000 subscribers, yung 1,000 na followers, charot. So, iniisip ko, paano ako magkaroon ng 1,000 subscribers? Eh, hindi naman ako kilala. Wala din akong maasahan sa family ko kasi hindi rin naman nila alam paano magganito. Like me, hindi ko rin talaga, wala din silang idea kung paano tong ganito. So, as in, wala akong malapitan, wala akong mapagtanungan. Kaya, sariling sikap ko talaga guys kung paano ako natutong mag-vlog. Tapos, iniisip ko naman yung family ko, alam ko busy din naman sila sa paghahanap buhay. Kaya, nag-start talaga ako sa YouTube guys na as in, ako lang. As in, wala akong idea. Basta gumaya-gaya lang ako guys dun sa mga nakikita akong nagbi-video. Sabi ko, why not kaya na hindi ako mag-video, no? Kasi since wala naman akong ginagawa dito after bago, yung bagong matulog, yung after ng trabaho ko. So, yun nga, pumasok sa isip ko mag-video. Pero guys, wala talaga, as in, walang nag-review pa sa akin, walang nag-review. Hanggang ngayon naman guys, ang hirap talaga makahanap ng views. Ang hirap kahit nga 10, hirap talaga ako as in. So, nag-wonder ako, paano naman ako makareach ng subscribers? Eh, wala naman akong kakilala. Yung mga friends ko naman, alam kong hindi ko rin naman yun sila maasahan. Kasi, sa Facebook, madalang nga makahanap ng, madalang nga yung mga nagla-likes o yung mga pumapansin, madalang nga. Kaya sabi ko, paano ako maka 1,000 subscribers? So ayun, nag-search na naman ako kung paano ako maka 1,000 subscribers, and then, paano ako maka 4,000 watch hours, ganun. So nag-search ako ng nag-search guys, lahat ng moves na ginagawa ko, sinesearch ko talaga lahat ng information sa YouTube guys. Kasi, hirap din ako sa sarili ko talagang mag-explain kung paano ko sisikapin na ma-reach yung requirements ni Lolo. So, nalaman ko yung mga paano mag-live. Yun, so kung kailan pwede mag-live, especially na cellphone lang ang gamit ko. So, since cellphone lang ang gamit ko guys, kailangan ko talaga munang ma-reach yung 1,000 subscribers para makapag-live ako. Unless kung meron akong laptop, so okay lang kung wala pa akong 1,000 subscribers, pwede na makapag-live. Kaso nga lang, syempre, nag-start na naman akong mag-research. So, meron akong naisip na paraan. Yung StreamYard. Ayun. So, nakilala ko yung StreamYard. Kasi nag-search din ako. Sabi ko, paano ako makapag-live even without reaching 1,000 subscribers. So, yun. Nakita ko nga yung StreamYard. So, ginaya ko na naman yung tutorial, guys, kung paano makapag-live kahit wala pang 1,000 subscribers. Kasi nga, iniisip ko yung watch hours. Sabi ko, kailangan ko ma-reach yung watch hours para kahit papano, bago man lang matapos ang taon, another steps na rin. So, yun nga guys, na-reach ko nga yung 1,000 subscribers. And nakapag-live na ako. Ayun, hanggang sa na-reach ko, eventually na-reach ko yung 4K watch hours. Kahit na hirap na hirap talaga ako. And lalong-lalo na nung nagpumasok ang lockdown guys. As in, nawala na ako ng pag-asa. Akala ko talaga hindi ko na maaabot ang WH kasi hindi na ako nakakapag-live. Yung live lang talagang inaasahan ko. Kahit na pa isa-isa, dalawa, lima, yung mga taong pumapasok, pero kada click kasi nila guys, kahit papano oras din kasi yon, as in on the spot ibibigay ni Lolo sa'yo yon yung oras na pinanood nung mga taong pumasok sa live mo. Kaya yun nga guys, live lang ako ng live kapag may time ako. Then nung pumasok nga yung pandemic, so wala na, natigil na yung pagla-live ko kasi lahat ng gadget dito gumagana na, tapos nandito palagi yung mga boss ko, mga alaga ko. So, nahirapan talaga ako guys na nang that time. And hanggang sa nakilala ko yung mga GC-GC, yung ganyan, nakilala ko sila Sir Jopper Sniper. Kahit papano guys, ang laking tulong talaga. Sobrang blessing, parang hindi ko alam paano nangyari, parang ang bilis ng pangyayari guys. Nakilala ko sila Sir Jopper Sniper na nag-promote ng channel ko na hindi ko alam na mga sikat na vlogger pala yun. Alam yung parang naligaw lang ako sa landas nila. Naligaw lang ako doon sa ano nila, sa page nila. Tapos, alam mo yung hindi ko alam, parang may something talaga, may purpose yata talaga si Lord kung bakit ako napadpad sa mga grupo ng Team Tigang, especially kina Ashley Javier, kay Sir JR Vargas. Salamat talaga ng marami sa kanila na alam niyo yung hindi ko akalain talaga na mare-reach ko yung 4K watch hours kasi sumuko na talaga ako. Kahit nga hanggang ngayon nga guys, hindi ko alam kung anong iko-content ko. Sinisika po lang talagang gumawa-gawa ng content ko kahit na alam ko sa sarili ko na wala talaga siya. Hindi ko maano yung
yung pinakagusto ko talaga, hindi ko siya magawa kasi nga lapitin sa CPR ang pagkanta. Kanta kasi talaga guys, ang hilig ko. So, nahihirapan akong mag-edit, nahihirapan akong kumanap ng kanta na walang CPR. Kasi sayang din, since monetized na ako, sayang din no, it's either hati sa kita or wala. Sa kanila po talaga mapupunta kapag may CPR dun sa may-ari ng, yung dun sa claimant ng content or nung basta yung CPR nga, yung claim, yung nag-claim. As yun na guys, no, nung nakilala ko ang pag-YouTube, hanggang sa sumahod na ako, parang hindi ko ma-explain yung feeling guys, hindi ko ma-explain na sabi ko may pera nga pala sa YouTube and laking tulong po yun sa family ko nung na-receive nila. Tapos yun, na umabot din siya ng almost 7,000. So sobrang happy din ako kahit papaano na-prove ko may pera pala talaga sa YouTube. Ang laki ng pera na para sa akin, ang laki na noon para sa small YouTuber na tulad ko, sa tulad ko na nag-i-start lang tapos ang hirap-hirap pa makahanap ng views. Napakahirap, napakahirap guys. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung paano magparami ng views kasi hirap ako mag-edit, hirap akong mag-search sa ngayon dahil cellphone lang po ang gamit ko talaga tapos limited lang yung time ko. Pero siguro, pag-uwi ko ng Pinas, sisikapin kong pag-aralan ulit kung paano ko i-manage yung channel ko since monetized na ako. So, ngayon, ang inaano ko na lang is, inaalagaan ko na lang yung channel ko kahit paano, ina-upload ko na lang yung mga video, yung mga random videos tulad nitong ginagawa ko. Na kung ano lang yung pumapasok muna sa isip ko, kung may mga manunood man at may maniniwala, salamat! Kasi ang hirap talaga humanap ng isang content guys hanggang ngayon nang inaano ko pa rin yung sarili ko kung ano yung iko-content ko, kung ano yung gagawin ko kasi ang hirap, nahahati yung oras, yung isip. Kaya pag-uwi siguro ng Pinas, siguro sisikapin kong makapag laan talaga ng oras para sa YouTube channel ko. Kaya sa mga gustong mag-vlog, start na kayo ngayon pa lang guys. Huwag yung sayangin yung oras kasi kung gusto, kung passion nyo talaga, magagawa at magagawa nyo. Kayang-kaya nyo yun, guys. Kapag gusto nyo talaga, may maraming paraan. Tulad ako, wala ako talagang ibang kaalam-alam kung paano mag-start. Pero, sawa ng Panginoon, marami siyang pinakilala sa aking tao para ma-reach ko tong point na to. Kaya, sobrang salamat talaga, una-una sa lahat sa Panginoon, na di ko alam kung, minsan sabi ko, ha? Vlogger ako, vlog. hindi ko talaga mapaniwalaan ang sarili ko, guys, na vlogger ko, no? Basta, so, sa mga gustong mag-vlog, guys, huwag kayong magdadalawang isip na talaga ngayon, mag-upload na kayo ng videos nyo, mag-start na kayo mag-research ng kung anong gusto nyo matutunan sa YouTube para malaking tulong din, guys, kapag kumita kayo. Wala, there's no harm in trying naman. Ako, mabot ako ng isang taon bago nakasahod, bago na-fulfill yung requirements ni Lolo. Kasi hindi talaga siya madali, guys. Nung una, akala ko, petiks-petiks lang. Hanggang sa kinarir ko na siya. Kinarir ko nang makuha yung requirements. Then, yung kung paano ma-monetize, ganun. So, sinikap ko talagang pag-aralan lahat, guys. Kahit minsan iniisip ko, pag ako bumalik siguro sa uno, hindi ko na alam kung paano mag-umpisa ulit. Kasi yung mga dinaanan kong process, parang sabi ko, kaya ko pa bang gawin yun? Ang hirap na balikan. Kaya inaalagaan ko na lang ang channel ko ngayon, guys. So, nag-uumpisa pa lang sa pagbablog, huwag kayong susuko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Try natin i-encourage yung sarili natin. Kahit minsan talagang hindi maiwasan na lang hihina tayo. Kasi mahirap magka-views, mahirap makahakot ng subscribers na legit at talagang mananatili. Kasi usually, vlogger to vlogger lang din ang mga nagsasub sa isa't isa. And yun nga, mahirap naman yung nakikipag S2S lang kasi need talaga natin ng yung organic viewers, which is hindi ko alam kung paano ko kukuhanin yung organic viewers sa ngayon, guys. And kaya yun, sana sa mga makakasilip nitong vlog kong ito, sana subscribe kayo sa channel ko, guys. So, ako, gumagawa ako na lang ng mga kanta-kanta, pero kailangan ko pa siyang i-edit, guys, kasi may CPR talaga siya. And minsan naman may sharing naman siya sa revenue, which is okay naman yung standing ko, ganun. Pero mas okay pa rin talaga guys kung walang copyright. As in, kasi yung pinaghirapan mo na dapat talaga para sa'yo lang. Kung talagang ikaw naghirap ng video nyon, nag-edit nun, siyempre sayang talaga. Kaya wala eh. Hilig ko kasi talaga kumanta guys. Kaya hindi naman ako ganun kagalingan. Hilig ko talaga ang pagkanta. Pero susubukan ko pa rin gawa ng paraan kung paano makapag-edit, ganun. Kaya manunood ulit ako, magsa-search ulit ako ng mga information kung paano makapag-cover ng song na walang CPR,
ganun. So, sisikapin ko. Kasi dito talaga kailangan kong, minsan ga-acapella ako, ganun, acapella na lang. Minsan acapella, meron din siyang CPR, kaya wala. Nga nga talaga, guys. Pero, hindi ako susuko talaga. Hindi ako talaga susuko, guys. Kaya kayo, huwag kayong sumuko. Kasi ako, just nung nakaraan lang, few weeks ago, sumahod na ako. Kaya, ngayon, kahit pahinay-hinay, padahan-dahan, at least, kahit pa paano, meron tayong, kumaga, meron tayong aasahan. Alam niyo, parang extra income na rin siya, guys. Especially sa akin na OFW dito, sa ibang bansa. Eh, malaking tulong na rin, especially sa pamilya ko, na nareceive na nila yung unang sweldo ko sa YouTube. Yun, so, maraming salamat sa inyo, guys, sa panonood nitong vlog ko. So, I hope na nagkaroon kayo ng konting idea, na-encourage ko kayo kahit paano. Hindi ko pa talaga as in, alam niyo mga pinagsasabi ko talaga, guys. Basta sinishare ko na lang talaga sa inyo kung ano yung kaya ng utak ko, kayang ma-share ko sa inyo. Kasi, wala, hindi ko alam kung ano yung mga dapat kong sabihin. Wala akong list dito. Basta random, as in, on the spot na ginawa ko talaga lang ito, guys. Siguro, i-edit ko na lang yung mga kung ano yung dapat kong i-edit dito sa pagsasalita ako kasi nabubulol-bulol pa ako. Ganyan. So, salamat sa inyo, guys. Salamat sa pag-subscribe niyo sa akin, sa mga nag-subscribe sa akin, at sa mga magsasubscribe pa lang. Salamat ng marami sa inyo, guys. And gusto nyo, mag-request kayo ng kanta para makantahan ko kayo. Para makabawi man lang sa inyo, guys. And shoutout ko kayo sa next na vlog ko. So, salamat ng marami sa inyo, guys. Thank you so much for watching.